guys, and welcome to another video. Sa video natin na ito, ipapakita natin ang surprise natin sa daddy ni Mateo, no? Kasi susunduin natin siya sa airport. Finally, guys, after almost a year, magkakasama na rin kaming tatlo sa wakas. And also in this video, I would like to quickly share kung paano ba kami nakapuntang tatlo dito sa Australia, no? Of course, bilang isang international medical graduate or isang doctor coming from the Philippines. Okay? Kaya antabayanan nyo yan. Saglit lang naman. Matt, good morning! Why are we in the airport? Why are we here in the airport? Daddy. Daddy! Are you excited to see Daddy? Huh? Yes! A few moments later. Ayan! Ayan! Kita mo. Ay, nasa na yung baby mo. Who's that? Daddy! Big boy na, no? Yeah. Big boy na. Are you happy? Happy? Daddy? Happy? So, ayan na nga guys. Naglakad na kami papunta uli sa Skybus kasi mga commuters naman talaga kami. And ayaw na akong hawakan ni Mateo. Sobrang happy and excited niya talaga na nakapahiling na niya uli ang kanyang best friend. No? Kanyang playmate na kanyang daddy. Hold mommy! Hold mommy! Hold mommy! Ay, ikaw loko mo ha. Kasi, ayan na. Happy ka? Why are you happy? Diyan na si Daddy. Mateo, are you happy? Yes! Why are you happy? With Daddy. You're with Daddy. Yes. So, ayun na nga guys. So, basically, ang ginawa ko lang naman is nung nakatanggap ako ng offer letter from my employer, sinabi ko na agad talaga sa IMG coordinator kung pupwede bang inominate din nila yung partner ko at saka yung anak ko para pare-pareho kami ng visa, sabay-sabay ng processing, and of course, magsama-sama kami dito sa Australia. Pero bago ang lahat, para mapawi naman ang puyat at pagod, magre-recovery food muna tayo sa favorite ng mama ani ko, no? Ang malatang soup ng David's Hot Pot. Alam ko gusto rin ni Ate TP to eh, no? Kaya, tara, kain tayo. So, ayun na nga. Agad-agad, sinabi naman ng employer ko, sige, inonominate namin sila, i-sponsor namin yung partner mo at saka yung anak mo. Sa tingin ko, and sinasabi ko naman sa lahat ng tao, very supportive and very family-oriented talaga dito sila sa Australia. Kaya, wala namang problema yon. And also, ang magbabayad naman ng processing is tayo, no? Hindi naman yung employers natin. Pero a big plus lang and factor if syempre isasama nila yung family mo sa nomination. Okay, kasi most likely maa-approve yung application nyo. So pare-pareho kami ng visa to begin with, which is a visa 407, and that's training visa, pero may working rights din yung partner ko. And yes guys, paulit-ulit, partner ko, kasi hindi naman kailangan talagang kasal kayo bago kayo manominate bilang family. No, dito sa Australia, meron silang tinatawag na de facto status, okay, which is yung hindi kayo married pero parang you're living the same roof for 12 months, o kaya meron kayong anak, yung mga ganon. Okay, so dito sa vlog na ito, itong video na ito, i-share ko kung ano ba yung mga requirements na hiningi nila sa amin bilang proof of our relationship para ma-expedite yung aming visa processing application. Where? Saan po? This! This one? Yes! Hyanosaurus? Hyanosaurus! This! This one is? Elasmosaurus! So guys, ito yung mga documents na pinakita namin sa immigration para i-prove ang aming de facto status. Pakiramdam ko, ang pinakamahalaga dito is yung number one is yung joint financial statement or yung joint bank statement. Pangalawa, since may anak kami, of course, yung birth certificate. Okay, yun yung joint responsibility for care and support of any children daw na hinihingi nila. Pangalawa, yung proof ng living arrangement. Ang binigay namin dun is yung barangay certificate. Okay?
Pero segue lang muna, nag-shopping na naman kami sa IKEA kasi meron namang dalawang unggoy dito sa bahay. No? Enjoy na enjoy. Ito si Baste sa kaniyang paglalaro doon sa children's center sa IKEA, which is so nice by the way. No? Iuupo ka lang doon ang mga bata ay maglalaro na pagkatapos niyong mag-shopping ng pagkatagal-tagal. Ano? So yun guys, bukod sa financial status, sa joint assets and liabilities, syempre kailangan din i-prove nyo sa kanila na yung relationship nyo is recognized ng ibang tao as in sa social circles nyo as a de facto relationship din. Uh-huh. Found you! So, ang ginawa namin to provide yung evidence ng social aspect of our relationship, number one, yung sa parents ko, no, nag-testify and nag-attest sila with their signatures and ID na nakatira kami sa bahay na yun, meron kaming anak, tapos sinishare namin yung ganitong bills. Okay, second, shout out sa ninang Aina ni Baste, no, na nagsulat din ng letter, nag-sign, and nag-provide ng ID niya to support our application. And of course, kay ninong Jay ni Baste, na ganun din yung ginawa. Okay, and mind you guys, doon sa site ng immigration, merong list ng mga occupation na parang nire-recognize ng immigration pag nag-testify or nag-attest sa isang bagay. Okay? Go there. Go. You want to have that room? Daddy, oh, daddy. Atar, punta tayo dun sa bed na may ano fish. Halika. Okay guys, so last but certainly not the least, no, we had to provide evidence of the nature of our commitment to each other. So ang ginawa namin dito, gumawa lang kami ng Word document na rating and parang nagbibigay lang kami ng relationship history kung gaano na kami katagal, saan kami nagkakilala, gaano na kami katagal nagli-live together, alright, yung degree of companionship and emotional support that you draw from each other. Okay, and of course, yung mga long-term plans and goals together. Alright, syempre, iba yung magiging status if married na kayo. I think just marriage certificate and joint financial assets and status suffice na. Okay, medyo mas marami lang talagang documents na hihingin kapag de facto. Okay. So that's about it guys. Thanks so much for watching this video. If you think I have been helpful yet again, please don't forget to click that subscribe button, hit that notification bell, leave a good comment, and actually like this video. See you in my next video. Bye-bye!